ginagawa namin mga OFW dito na para tumambas yung aming pawis. Ayan, lang kami ng mainit na tubig na may asin. Hipan-hipan lang yan hanggang sa lumabas talaga yung pawis mo. So, kailangan nating lumaban para sa ating mga pamilya. So, kaya kailangan nating gawin yan. Kasi walang ibang gagawa niyan kundi kami. Kaya sa mga ano dyan, nasa Pilipinas, swerte nyo pa rin. Dahil kapag kayo, may mag-aalaga sa inyo, may magluluto, magpapakain, pero kapag ito, sarili lang namin yung aming inaalagaan. Kahit na kumusta lang sana yung maibigay nyo, pero ang hirap nyo pang gawin sa amin. Hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadaanan namin dito. Pero kapag kayo may problema, alam namin lahat, diba? So, sana lang sa mga pamilya niyan sa Pinas, kumustahin nyo din naman kami. Hindi lang yung naghihintay lang ng padala. Kailan kami magpapadala. Pero kahit na may sakit na kami, pilit namin sinatabi sa inyo yun kasi ayaw namin kayong mag-aalala. Pero sana naman kahit ganun, syempre, pamilya din kami. Hindi porket nasa malayo kami, okay na. Okay na kahit hindi nyo kamustahin. Alam nyo ba na yun yung mga dumadurog sa amin? Sa tuwing naaalala nyo lang kami, kapag may kailangan kayo, o may kailangan nyo ng pera, ang sakit sa loob namin yun. Yung pang maaalala nyo kami, kapag kailangan nyo ng pera, tsaka lang kayo magkikat. Pero kapag wala na, wala na. Di niya ba alam kung kanong kasakit sa aming mga OFW yun? Lahat binibigay namin para mapasaya kayo. Pero yung hinihiling namin na kumusta? Ang hirap niyo pang ibigay. Yung time. Advice ko lang sa mga amiganda sa Pinas, kahit kumusta lang naman sana may ibigay nyo sa amin, hindi lang tsaka nyo lang kami maalala kasi silangin nyo ng pera. Kasi pamilya din naman namin kayo, diba? Hindi naman kami ibang tao. So ayun, after namin mag-pause, tapos niyan, kailangan mong palitan yung damit mo. Syempre, basang-basa yan. So, kailangan mo talaga magpalit. So, ayan. Tapos na ako ng punas. So, kailangan natin maglagay ng Vaseline. Yung original, ano lang. Yan. So, kailangan natin maglagay sa dibdib, sa likod, kasi mainit yan. So, wala tayong Anovix. Yan. Yan po yung ginagamit ko kapag ako'y may sakit, may sipon, ganyan. Tapos, lagyan din po natin yung ating ilong kasi nga nagsisipon tayo at nagdadry siya. So, kailangan natin maglagay.
At kailangan din po natin maglagay sa ating mukha para continue po yung ating pagpawis. Ito po yung aking ginagamit sa aking mukha. Ito ay pagtanggal din po siya ng pimples at pimple mark, blackhead. Yan lang po yung aking ginagamit. So, yan lang po yung pinagtanggal ko sa aking pimple. At hindi pa naman siya totaling natanggal. Pero, huwag madaliin guys. So, paunti-unti lang siya. Ayan, continue lang siya hanggang sa totaling matanggal talaga siya. Yan. So, gusto ko lamang share sa inyo to. Para may idea din kayo kapag kayo ay may yan, pagkapalit na tayo ng damit. Ayan, pagkatapos magpalit ng damit, so kailangan na natin mag-rest para mabawi natin yung ating lakas at may lakas na naman tayong magtrabaho bukas. So, yun guys. So, ayun po. Sana nagustuhan niyo yung video na to para sa mga relate dyan na tulad kong OFW. Laban-laban lang po tayo guys para sa ekonomiya at sa ating mga pamilya. So, yun guys. At salamat sa sa mga sumusuporta sa akin dyan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, Jay Official Vlog. Mag-subscribe na po para update po kayo sa susunod kong video. Yun lamang po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.